Ako si Police Executive Master Sergeant Rogelio Angeles Rodriguez Jr. Ako ay isang investigator at intelligence operative ng CIDG. Na-impluensyahan ako ng environment namin sa Tondo na kinalakihan ko. Kung saan nakikita ko yung mga injustices na nararanasan ng mga tao sa paligid ko. So yung mga bagay na yun, tumatak sa isip ko at nasabi ko na gusto kong magpulis para makatulong sa mga ganitong pangyayari. Mula pa nung maging investigador ako, hindi ako tumuturing sa isang kaso na malaki o maliit. Ang turing ko sa lahat ng kaso ay pare-parehas. Dahil ako'y naniniwala na ang batas ay pare-parehas. Naniniwala ako na dapat ay ginagalang natin ang rule of law dahil ito ang pundasyon ng mabuting law enforcement. Hindi dapat tayo gumawa ng krimen para ma-stop o mapigilan ang isa pang krimen. Ang Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ay isang sangay ng CIDG kung saan ang mga iniimbestigahan nitong kaso ay may kinalaman sa economic sabotage like bank fraud, stapa, violation of intellectual property rights, at iba pa na may mga epekto sa ating ekonomiya. Ang unit din na ito ay involved sa paghahanap sa mga taong most wanted, lalo na yung mga member ng organized crime group at mga syndicated crime. Noong 2003, dineklara ang illegal drug bilang isa sa mga threat ng national security. So noong pangulo natin si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ay nagtatag ng isang task force, yun nga yung PNP Anti-Illegal Drug Task Force. So bilang investigador, na-assign ako doon sa task force na yun at ginawa ko ang sarili kong pamamaraan para mabuwag yung mga sindikato ng gumagawa ng droga. Ginawa ko ay nagtipon ako ng mga data sa mga dating huli at pinag-aralan ko yung mga sangkap ng ginagawang shabu. So nakita ko ron yung mga sangkap na binibili lang nila dito sa atin sa Pilipinas locally. Kagaya ng hydrogen gas, mga malalaking refrigerator. So sa pagtiyaga ko, nalaman ko yung mga local supplier na yun lang ang ginawa kong lead o tulay o sinundan ko sila. At nakatuklas naman ako ng mga paggawaan ng shabu. Yung mga experiences ko at experiences namin laban sa illegal na droga noon ay inipon ko. May mga obserbasyon, mga resulta ng investigasyon at pinagsama-sama namin sa isang aklat. Ito nga yung tinatawag na Black Lives Matter, The Progressive Evolution of Clandestine Cebu Laboratories in the Philippines. Natapos na siya at siya'y pinamamahagi na sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Magagamit ito ng mga bagong pulis o nasa law enforcement na laban sa illegal na droga at ng mga civilian din upang mabigyan sila ng kaalaman kung paano kilalanin o alamin ang mga nakikita nila kung ito ay isang laboratorio ng Cebu. Pulis tayo, dapat tumulong tayo sa ating mga kababayan, sa mga nangangailangan ng justisya. Ipatupad natin ng pantay-pantay ang batas. Yung mga biktima nila, pag natutulungan ko, makikita mo yung gratefulness sa mga mukha nila. Dahil nabigyan mo sila ng umpisang justisya. Pero hindi yun yung gratefulness ko talaga. Ang gratefulness ko talaga, sa tuwing ako'y makakahuli ng mga murderers, ng mga drug lords, ay yung naiisip ko na naalis ko sila sa kalye, na iligtas pa yung magiging biktima nila. Yun, isa sa mga nagbibigay sa akin ng satisfaction.